Hindi ito mga eksena sa TV o pelikula. Sana nga'y katang-isip lang. Ngunit, ang mga kwentong ito ay nanggaling mismo sa personal na mga totoong karanasan ng mga artista. Manood at kayo na ang humusga sa mga horror stories ng celebrities. Kilalang award-winning actor at ngayon ay isa ng direktor na si David Chua. Umano'y sinusundan ng isang babaeng elemento. Teenager pa lang si David ay mundo na ng showbiz ang kanyang pinangarap pasukin. Hindi naman siya nabigo kung kaya't kaliwat kanan din ang kanyang mga naging project, mapapelikula man o telebisyon. Noong 2008, kasama ang kapwa-artistang si Gerald Anderson sa kanilang taping sa Baguio City. Ah bro, anong oras call tayong bukas? Sabi, 6 a.m. daw. Napahinga ka na? Oo. Sa pagod ay kaagad ding nakatulog ang magkaibigan sa kwarto. Pero pagdating ng alas 3 ng madaling araw, si David na alimpungatan. Sa takot ay nagtalukbong na lang siya ng kumot. So the following day, nung umaga, nung breakfast na, sabi ko, Jeff, binuksan mo ba yung TV ng mga madaling araw, alas 3? Hindi bro, tutulog na ako nun. Sabi ko, may nakita kasi ako eh, girl, babae. Naka dun sa harap mo. Sabi niya, bro, gumising din ako ng oras na yun kasi bumukas yung TV, nakita ko din. Kapag kinumpirma naman sa Rated Corina ng aktor na si Gerald Anderson ang paglalahad ng kanyang kaibigang si David. At hindi pa pala ito ang huling beses na susundan si David ng pinaniniwalaan niyang babae. 2012, sa kaparehong oras, alas 3 ng madaling araw, ang babaeng nakita niya sa Baguio, ngayon ay tila nais na daw siyang saktan. Walang ibang nagawa si David kung hindi ang tumakbo na lang sa kabilang kwarto. Pero tila ayaw siyang tantana ng nasabing elemento. Ano ba naman to, Lord? Mamatay na ba ako? Kasi hindi ako makahinga talaga eh. Mamatay na ba? Kukunin niyo na ba ako? Kasi bakit may ganito klaseng babae sa nakapatong sa akin at hindi ako makahinga? Ayon kay David, bata pa lang daw siya, ay nakakakita na siya ng mga elemento. So lumalabas na bata ka pa lang, naririnig mo na yon sa mama mo? Oh, ganun nga ate, kasi saan nga akala ko, totoo ba to? O parang medyo may pagganon ka na ba ng konti? Kasi sabi ng mga kapatid mo, nakakausap mo daw yung mga duwende, engkanto. At ano ha, nilalapitan siya ng mga kapitbahay minsan na, "Uy Lucy, ayaw mo ba tingnan yung bahay namin? Ano ha, tingnan mo lang kung may mga elemento ba yan o ano." So ganun, nasanay na ako nung lumaki ako na may ganung abilidad yung nanay ko. Katunayan, ang kanyang nanay ay may angking kakayahan o pagkasensitibo din daw sa paranormal at kaya raw nitong kumausap ng mga kaluluwa. Pero hindi ka naniniwala noon? Noon hindi. Pero nung
naranasan ko na paunti-unti. Doon ako medyo totoo nga to, parang naniwala na ako na meron nga yung nanay kong ganyang abilidad. Kasi one time, eto kaya naniniwala rin ako kasi one time naalala ko nun, pumunta yung nanay ko sa isang parang bahay nga para i-check yung ano. Nagbigay daw, may nagbigay ng pera sa kanya. Tinanggap niya. Pagdating niya sa bahay, may sakit mama for 2 days. Ginawa niya, binalik niya yung parang 5,000 pesos. Hindi pala pwede tumanggap pag yung may ganun kakalasing regalo. Bago binawian ng buhay ang ina, mahigit 2 taon ang nakakalipas. Naibilin ng ina kay David na ayaw sana niyang mamanahin ito ang kakayahang ito na umabot sa kabilang buhay. Malakas ka. Bakit ayaw mong tanggapin yung kakayahan na yon o regalo na parang yung nanay mo, nabuhay siya na mayroon siya noon? Bakit ayaw mong tanggapin? Eh, ate, isa tong responsibilidad eh. Responsibility yan na biniyaya sa'yo ng Diyos. Hindi mo dapat gamitin yan eh. Sa kung anong mang bagay. Gagamitin mo yan sa kung anong gusto ng Panginoon. Ang hashtag member na si Ryle Santiago ay hindi rin nakaligtas sa mga kakaibang pagpaparamdam ng mga elemento sa kanilang bahay sa San Juan. Natatandaan mo pa ba, Ryle, yung unang beses nagsimula ang lahat ng ito doon sa bahay niyo sa San Juan? Well, paglipat pa lang po namin, parang medyo mabigat na po yung pakiramdam, tsaka very dark. Hindi lang kasi sila ang nakatira umano sa bahay na ito. Nung una, ay simpleng pananakot lang ang nararamdaman nila. May kwarto ng batang to. Ano ba yan? Iniwan nila naman ang bukas yung shower! Ryle! Buso! Di ko lang, mami. Natutulog ako. Bakit ko si Bonso? Di ako yun! Naglilinis po yung mga help sa bahay. Nakita nila may 2 set ng footprints. Mukha daw mag-ina. Dito na nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang pamilya ni Ryle sa loob mismo ng kanilang tahanan. Pakiramdam nila, pinaglalaruan sila. Minsan ka rin daw nagkaroon ng doppelganger o yung sinasabing kamukhang-kamukhang-kamukha mo na nakita mo mismo at nakaharap sa bahay niyo? At that time, wala ako sa bahay. Nasa taping po ako. And then, yung brother ko, sinabi sa nanay ko, na nakita na daw ako, naka-all black, pumasok ako sa dressing room ng mom ko. Ang bahay na kanilang tinitirhan, nadiskubre nilang hugad pala ng mga espiritu. Dahil hindi naman ganoon kalakas ang paniniwala ng pamilya ni Ryle sa mga elemento, handa na sana silang ipagwalang bahala ito hanggang isang araw. Tama-tama, nakahain. Kailangan yun ang umalis sa bahay na to. Umalis na kayo hanggat maaga pa. Ang bunso mong anak, gustong kunin na kung sino man nakatira dito bago siya magka-14 anyos dahil gusto ng kalaro ng taong nakatira dito. So ano ang naramdaman mo nung sinabi sa'yo na gustong kunin ng mga elementong ito ang buhay ng bunso mong kapatid? Nagalit. Nagalit po ako. Natakot. Pero I think above everything, mas nanguna yung kailangan nating umalis dito. May bago akong kaibigan. Sino naman yung kaibigan mo yan? Si Thunder. Dito na naalala ni Ryle ang kinikwento sa kanya ng kanyang bunsong kapatid. Na mayroon daw itong nakakalaro. At ang pangalan ng kanyang kalaro ay Thunder. Alis na tayo sa bahay na to. Mula noon, napagdesisyonan ng buong pamilya na lumipat na sila ng bahay. Ayaw nilang isaalang-alang ang buhay ng kanilang bunso. Pero
parang ayaw silang pakawalan ng elementong umano'y pinaglalaruan sila. Dapampakit, tatlong products all in one. You save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. Yan ang iyong beauty routine. Maging ang bida sa pelikulang Sa Haba ng Gabi. Na si Candy Pangilinan, walang takas sa sindak ng mga ligaw na espiritu. Bata ka pa lang, parang lapitin ka na. Because I can feel it. Handa niyang ikwento sa Rated Corina ang mga pinaka hindi niya malilimutang karanasan sa mga hotel dito at sa ibang bansa. Gabi, sa loob ng hotel room sa Cagayan de Oro naganap. Dahil pagod at nilalagnat si Candy, ay nanood na lang siya ng TV. Pero ang TV sa loob ng hotel room ay namamatay-matay. While watching TV, biglang namatay yung TV. Fluctuation, electricity. Binuksan ko ulit. After a few seconds, namatay ulit. Binuksan ko ulit. Namatay ulit. Tawag ako sa baba. May sira po yung TV. Sabi ko, palitan niyo po. Hello, ma'am. May umakyat, nagpalit ng TV. Yung dalawang umakyat na nagpapalit ng TV, sila na mismo yung nagbubulungan na. Parang, ito na naman to. Parang alam na nila. Dito na nagsimula ang kalbaryo ni Candy. Paghiga niya kasi, hindi niya matakasan ang naaaninag niya na nagdala sa kanya ng matinding hilakbot. So nararamdaman ko, naaaninag ko yung itsura. Pilit niyang iniiwasan ang tumanaw pa sa paligid at humarap na lamang sa pader habang siya'y nakahiga. Hindi din siya nakatakas. Gumanon ako, ah! Galit ako. Naggalit-galitan ako. Ano ba? Tama na! In Jesus' name! Simula na ako. In Jesus' name! Nagalit ako! Get out! Pero kinakabahan ako. Hindi lang ito ang karanasan ni Candy sa mga multo na parang sumusunod sa kanya. Nang minsan kasing matulog siya sa isa namang hotel room sa Las Vegas sa Amerika. Patulog na rin siya at nang magtalukbong siya ng kumot, iba't ibang boses daw ang kanyang naririnig. So, nararamdaman ko yung takot pero ayokong i-acknowledge. Nararamdaman ko yung presence pero ayoko pa rin i-acknowledge. Tapos, hindi ako dumidilat. Nagtalukbong ako, lumakas. Lumakas yung mga boses. Napilitan siyang sumilip sa kanyang naririnig. Dala na ng katauhan ng artista na si Candy ang pagiging sensitibo sa lapiting ligaw na kaluluwa. Pero kahit paano ay nakahanap siya ng alyado at sandata laban sa kadilimang ito. So yung kwintas mo na yan, never mo yan tinatanggal. Ano ba yung kwintas na yan? It's a Benedictine cross. Sabi nila, Saint Benedict is the saint against evil spirits and demons. So, parati kong suot ito. Walang pinipili ang mga elementong nais pang manatili dito sa mundong ibabaw. Pagkagat ng dilim, kung nais ka man nilang takutin o paglaruan, nakikita mo man sila o hindi, paanong maitatanggi ang mga patotoo, hindi lang ng isa o dalawa, kundi buong pamilya na kumbinsido na ang mga kaluluwang ligaw dito sa lupa, kasama natin. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit.
Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic, and has vitamins, and is also lightening on the skin. It's a tube, and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat, okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!